Welcome to Barangay Malainen, Naik, Cavite. So good news mga kabahay, isa ka ba sa mga naubusan or hindi nakapag-avail ng Jasmine Townhouse sa Woodlands Trece? So this is your chance mga kabahay. So may bago tayong launch na project dito sa Barangay Malainen, Luma, Naik, Cavite ng Jasmine Townhouse. So mas mura po ito kay Woodlands Trece. I'm sure magugustuhan nyo to and I'm sure mag-set agad kayo ng site tripping dito mga kabahay. So tara, sabay-sabay tayo mag-house tour dito sa bagong project natin sa Barangay Malainen, Luma, Naik, Cavite. So yan, magandang buhay ulit mga kabahay. Hello! So yan, before tayo mag-house tour again, I'm Randy Salvador, of course, my wife, Julian Salvador. Kami po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. So, welcome to Naik Country Homes located at Barangay Luma, Naik, Cavite. So ito nga yung picture natin today is meron tayong bagong project nga na available po, si Jasmine Townhouse by Axia Development Corporation po. So ito mga kabahay, tara house tour po tayo. So yung ino-offer nga natin dito is a single attached, si Jasmine Townhouse po na may lot area po siya na 48 square meter and the floor area naman po is 44.5 square meter. Provision na po ito for 2 bedrooms, may 1 toilet and bath, and kagandahan yan, i-picture natin today yung naka-expand na po or naka-expand na po yung model unit. Tara, sabay-sabay tayo rito. So ito yan, kagandahan dito mga kabahay sa i-picture natin today na unit is si Jasmine Townhouse nga po. So kung makikita yung gawa ng bahay, mga decorative stone, makikita nyo outside design ng unit natin ay na po yung turnover natin. Siyempre yung gawa po ni Axia Development Corporation. In terms po sa structure, so matibay po, conventional po yung gawa ng bahay natin dito sa Jasmine Townhouse po. Kung makikita nyo po, mataas po yung ceiling. And yung kagandahan naman po dito is may parking space po tayo sa mga townhouses natin. Kasi 48 square meter po ang lote nito. Tara ito po. Pakita natin yung sukat dito para mas makita natin or hindi na po tayo kailangan magsukat kasi makikita na natin dito mismong kasukatan ng buong bahay natin. So from dito sa ating parking space hanggang ating service area, kung makikita nyo, 12 meters po yan. Ito naman yung kagandahan natin dito. And yung parking space natin dito sa harap, yung setback natin dito sa frontage is 4.75 meters para sa sasakyan nyo. So 4.75 meters, pwede nyo pong sukatin yung sasakyan nyo kung kasya po dito sa parking space na to. Then kung makikita nyo naman po yung buong kabahayan natin sa ground floor, simula pagpasok natin ng pintuan hanggang doon sa pintuan bago mag-service area is 5.25 meters pa po. Diba? Ang lapad. Pwede pa natin magawa. Then may setback pa po tayo na 2 meters sa ating service area. Diba po? Then yung kalapad naman po ng bahay natin is 4 meters po. Tara po, sa house tour tayo. So yung papasukin natin today is actual turnover po. Yan. So, kilala naman natin si Axia. Ang turnover natin dito is a very finished turnover po. Walang plain cement finish po yung floor. Plain cement finish din po yung wall niya. Steel deck po yung ceiling natin. Ang kagandahan naman, yung freedom nyo po mag-design, masunod sa materials na gamitin. Ito naman po yung maganda. Tara po. So, kanina nasukat na rin naman natin. So, hindi na natin susukatin. Itong buong kabahayan natin is 5.25 meters po. Yung lapad nito. Itong buong babae na to. Tapos yung bintana natin dito, ito yung gusto ko sa mga project ni Axia. Even the townhouse, ang ganda ng materials na ginamit at ang lapad po ng bintana. Tara po, aluminum frame na din po yan. Then may toilet and bath pa po tayo rito sa baba. Kasi one toilet and bath po tayo rito. Sa toilet and bath natin, kung makikita nyo, yan, naka-tiles na po yung kalahati. May lavatory, may water closet na flush type, may bintana na awning type for the ventilation. May tissue holders of dispenser, complete shower pictures and toilet pictures po. Yung pintuan naman natin is a plastic PVC type. So proceed naman tayo sa service area. So sa service area natin mga kabahay, 2 meters pa nga to yung setback natin dito sa likod. Dito po located yung ating kitchen countertop. Diba? Malaki pa yung space natin dito. Tapos ito ay second floor. Medyo bibilisan lang natin for the actual turnover para mapakita pa po namin sa inyo yung dalawang model unit. Yung isang na-expand na at yung simpleng expanded po. Tara po. Yan. Sa taas naman po, 1, 2, 3, 4, apat po yun na steps natin is concrete. Footstep natin, concrete po. Sa ilalim po niyan, metal. Railings naman po natin is tubular po. Matibay, walang alog. Tara po.
Dito nga po sa taas, once hindi pa po siya ini-expand or hindi niya pa po ini-improve yung unit, provision po siya sa dalawang kwarto po. 5.25 po yung meters ng ating lapad ng buong taas po natin. Kasi kung makikita nyo, included na po or nakaabang na yung ating mga electrical switches and electrical outlets. Kasama na po yan. Pag inner unit po, dalawa po ang bintana, isa sa harap at isa po sa likod. Makikita nyo naman, no? Imagine, no? Yung mga biga natin, ang laki ng biga, ang laki ng poste. Kaya maasahan natin yung tibay ng bahay nyo. Tara, proceed naman tayo sa isang expanded na unit o yung mga na-improve na unit na po. Tara. So yan mga kabahay. So nanggaling tayo sa actual turnover. Una pong ipapakita namin sa inyo, may expanding unit. Ayan. Na-expanding harapan natin. Ibig sabihin, may parking space tayo sa harapan dito or carport. May cover na yung sasakyan natin kasi na-expand na po ito. Tara po. Yan, kung makikita nyo dito mga kabahay, yung flooring natin, sinemento na natin yan kasi para sa sasakyan nga natin, in-disturb natin yung harapan kasi meron na tayong kwarto sa taas at balcony. Yan yung paano natin ginawa, di ba? Tingnan natin. Tingnan natin yung loob. Yan. Yeah. Yan, sobrang hangin po kasi. Kaya medyo natumba na po. Kung makikita nyo, ayan nga yung pinaka floor plan natin dito. Ayan po yung ginawa natin for the expansion. Sample expansion ng Jasmine po. Yan. So, ito yan mga kabahay. Kung makikita nyo, nakapaint na yung wall, nakapaint na yung ceiling, nakatiles na po tayo ng granite tiles sa 60 by 60. Di ba? Ang ganda. Oh, di ba? Yung toilet naman natin, kung makikita nyo, nakapaint na rin po yan. Ceiling natin, naglagay na tayo ng yan. Ceiling, flooring. Okay na po. For the service area naman, wala tayong binago sa service area. Yan. For the service area, ito po. Naka-tiles. Yung ganun pa rin po, wala naman tayong improve dito. Sa taas po tayo, may malaking ginawang improvement po. Yan. Dito naman po, pininturahan lang po natin siya ng itim. Yung footstep natin, di na nilagyan ng tiles or vinyl. Tara po, akitin natin yung taas. So, ayan mga kabahay. So, andito na tayo ngayon sa second floor. Sa second floor natin, naglagay ng 2 bedrooms, isang family room, dalawang balcony. Unahin natin itong first bedroom. Tara. Yan. Dito yung first bedroom natin mga kabahay. Kung makikita nyo yung space natin dito, kasya yung double deck. Then, dalawang size po na single bed. Kasya po. Then, naglagay tayo ng lanay dito na balcony papunta sa likod. Diba? Ibig sabihin, yung bahay na to o yung kwarto na to, may singawan pa po dun sa likod or may tambayan pa po. Pwede nyo naman lagyan ng sampayan para sa labas. Walang sinampay, diba? Yan, ito yung pwede nyo gawin dito kay Jasmine Expanded po. Solid wood. Yan. Dito naman, sa gitna, naglagay tayo ng isang family room. Pero kung malaki po yung pamilya natin, pwede tayo maglagay pa ng isang bedroom rito. Kung meron, makikita nyo, naging family room po siya. Yan. Proceed naman tayo dito sa master's bedroom. This is our master's bedroom naman po, ang lawak. So, vinyl ang ginamit natin dito sa flooring. Naglagay tayo ng lanay. Yung ceiling natin, sinimplihan lang din po, pininturahan. Naglagay tayo ng lanay. Tara, wow. Ganda. Yan. Then, naglagay tayo ng balcony. Di ba? May tambayan tayo dito sa taas. Ang ganda. Naglagay rin tayo mga decorative stone dito at the same time para uniformity pa rin yung community natin kahit po nakapag-expand na tayo. Ganda. Yan. Ito naman po yung ating toilet and bath dito sa pangalawa sa taas. So, in-expand lang din po ito pero sa actual turnover, one toilet and bath lang po. Yan. So, tinailis niya rin. Naglagay ng lavatory, water closet. Complete toilet features, shower features, plastic PVC tape din ginamit ng materyales. Yan mga kabahay, so nakita natin yung ganda ni Jasmine Townhouse po, yung actual turnover and the expanded unit. Expanded, so na-improve na. So nagkaroon kayo ng idea. So quick recap tayo rito is lot area nito is 48 square meter and the floor area naman po is 44.5 square meter. Provision po ito for 2 bedrooms, actually 3. Once na-expand natin unit, may 1 toilet na bat na ito and located po ito dito sa Barangay Malainin, Luma na Ikabite.